Everyone, welcome back muli sa aking YouTube channel. And ito nga pala yung part 2 ng ginagawa ko as a substitute teacher. And meron ako dyang part 1, pakitignan nyo na lang if gusto ninyong makita. And ngayon, ang ginagawa ko ay nilalagyan ko ng name. Sineseparate ko yung mga subjects. Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Basta yung notebook ko na pinagagawaan ko ng lesson plan, pinaghahati-hati ko siya. And ngayon ko lang siya malalagyan ng mga pangalan. Pero nung una, nakasulat na ako dyan. Pero dahil wala akong time nung una, kaya sinulatan ko muna siya ng sinulatan. And noong mga oras na yan ay Sabado yata yan o November 1, kundi Sabado Linggo. Basta walang pasok nun. Kaya nun ko lang siya nagugupit, nun ko lang siya nalalagyan ng subject sa itaas, at nun ko lang din siya nababalutan. Basta noong mga unang araw talaga, sinulat ko lang siya ng isinulat. Kaya ayan, ngayon na medyo maluwag-luwag ang time, kaya ako nagugupit-gupit, pinapaganda ko yung aking lesson plan. At ayan na nga, nalagyan ko na siya ng pangalan. Nadikitan ko na rin siya sa itaas. And ayan, tinitignan ko pa, sinisipat ko ba kung pantay siya. At ayun, lalagyan na nga natin yung pangalan na, for example, AP yun. Para kapag nagsulat ako or kaya i-check ng principal yung aking lesson plan, bubuklatin na lang niya sa pinaka-subject na yun. Basta, nagagets ako ng mga kapwa ko guru dyan. And kung hindi ka naman guro, okay lang yan. Nood-nood ka lang dyan, ha? At ayan, patuloy pa nga rin akong sumisipat hanggang sa natapos na. At ito nga po yung kinalabas. Tignan nyo nga guys kung tama. Ayan. Iyan ang kinalabasan ng aking ginagawa. At ayan, after na nga guys na malagyan ko ng mga subjects yung loob, oras na para balutan natin ng plastic cover yung aking lesson plan. And talagang antagal ko na bago makapagbalot ulit ng lesson plan or gumamit ng plastic cover. Kaya hindi ko alam kung tama ba yung pag-atawag dito, kung tama ba yung paglalagay ko dyan ng plastic cover. Basta ang mahalaga, di ba, matakpan natin yung ating lesson plan. At iyan na yung nangyari kinabukasan noon, nung Monday na yan. Tignan ninyo, o kung mapapansin ninyo, magabi-gabi na. 5:30 na yata yan, or magsi-6 na noon lang kami, uuwi. At ayan ang paligid. Tignan nyo, o nakikita ko na ang buwan. At yan yung aming flag. Yan ang aming pangalan ng aming school, Umpukan Elementary School. At pag-uwi, syempre, hindi agad tayo makakahiga dahil after lang natin magpahinga ng kaunti at after na kumain ay oras na ulit para magsulat na naman ng 7 na lesson plan. Yes po, gumagawa or sinusulat ko lang muna yung DLL ko and hindi pa ako nagpiprint kasi bilang substitute teacher doon sa aming school ay nire-required ako na magsulat, pero sa ibang school hindi ko alam, baka printed sa kanila. Pero okay lang din naman yan, nakakapagod, nakakangalay, pero wala tayong magagawa dahil yan talaga yung ating profession. And ayan, patuloy pa rin po ako sa pagsusulat. Naikot ko na po yata yung cellphone ko dito, kaka-video. And hindi pa rin nga po ako tapos. And nagawa ko na kung ano-anong mga posisyon sa pagsusulat. Pero tulad ng sabi ko, hindi pa rin ako natatapos. At sa mga oras na yan, naguguhit na ako. Ginuguhitan ko yung gitna ng notebook para mahati siya. And ulitin ko, naiintindihan ako ng mga kapwa ko guru dyan. And ayan, guguhitan ko lang para syempre medyo tipid tayo sa papel. At after nun, tuloy-tuloy ulit tayo sa pagsusulat nang walang katapusang lesson plan. And syempre after nyan, hindi pa ulit tapos dahil gagawa naman tayo ng PowerPoint na para naman dun sa ile-lesson natin. Diba po? At dahil mukhang nakatapos na ako dyan sa pagsusulat ng DLL, inaayos ko naman na yung aking mga gamit. Itatabi ko na lahat ng mga ginamit ko, lahat ng ballpen, pati yung lesson plan. At tignan natin kung ano nga bang gagawin ko dito. Naglagay pa ako ng isa pang ilaw kahit na may ilaw kasi nadidiliman ako. Lalo na kapag malabo yung mata, gusto ko maliwanag talaga. At ayan na, nag-open na nga po ako ng laptop dahil ako nga po ay gagawa na ng PowerPoint base doon sa DLL.
DHL na aking ginawa. Medyo nakakapagod na, inaantok na rin ako ng mga time na yan. At ire-ready ko na rin yung aking, yung printer dito para, hindi ko alam kung ano ipiprint ko dyan. Basta may ipiprint ako, nakalimutan ko na. And ayan, kukuha nga ako ng papel dito sa ilalim. Yan yung mga papel na gamit na. Siyempre, sayang naman, di ba, kung itatapon. Kaya iniipon namin sa ilalim yung mga gamit na papel kasi pwede pa naman siyang pagprintan sa likod. Pwede ko pang iprint doon yung mga ibang reading materials na pwede kong ipabasa sa mga bata. Pwede rin doon yung DLL na for the next day para hindi ako mahirapan na magtingin ng DLL doon sa cellphone. Kaya ganun ginagawa ko. Minsan kapag Linggo, noon ko piniprint lahat para sa buong linggo na yon, kopya na lang ako ng kopya. Pero kapag wala akong time, per day ako kung magprint ng lesson plan. Tulad ngayon, parang isang araw lang yata yung pinrint ko na yan para sa kinabukasan naman na yon. Para hindi, habang hindi pa ako umuwi at nasa school pa ako, pwede ko pa siyang isulat. Diba? Kaya yun, kailangan kapag may time, sulat lang ng sulat ng lesson plan kasi ako rin naman talaga gagawa nun.
At after how many years, ayan na, yes guys. Tapos na naman ng isang gabi. Kaya oras na ulit para itabi lahat ng mga ginamit na gamit. Yung mga laptop, mga lesson plan ko, ibabalik ko na yan. Ayan, kahit hindi pa nakapatay, papatayin na yung ilaw. Yung laptop po, nakailaw pa yung gilid, nakalimutan ko na. And nung araw na yan guys, ay nung tanghali, umalis ako sa school, pumunta ako ng Malolos kasi may kailangan akong pirma na appointment. At kaya dumaan nga kami dyan sa may nagchichichaw at pauwi na kami guys. Thank you sa panonood. Paalam!